magandang araw mga tropa. Kamusta kayo? Maraming maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa channel na to. Bago tayo magsimula, ito nga pa na yung part 2 na ginawa kong video, karera race ko nung last Valentine's Day. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ilalagay ko yung link niya sa description below para mapanood nyo. Sa video na to, tuloy tayo. Ang pag-uusapan natin is about sa karera na nangyari, na naganap nung nakaraang linggo sa MTB Open at syempre yung sa karera na sinalihan ko. So tara, itong part na to nasa halfway mark na halos to, nasa 20 pa 20 kilometers na, halos kapatagan, winding siya, hindi siya totally patag, winding, ahon lusong. Itong grupo nga pala to yung napasukan ko or nasamahan ko is yung halos second group na lang sa MTB Open. Halos karamihan is halos mga newbie sa mga karera, kaya yung iba talaga napakalilikot. Tapos ano sila, halos paiwas-iwas ng lubak. Though naka mountain bike naman sila na hindi dapat. Kailangan, kumbaga, sa mga karerang ganito na maraming lubak or mga puwang na kalsada, bitak na kalsada, malaki naman ang gulong ng MTB, pwede naman sagasaan yan. Sa RP, road bike is yung kailangan talagang iwasan kasi medyo manipis ang gulong. Once na tumama siya ng makaldag or pwedeng ma-plat or masira yung rim niya. Kaya yun, marami talaga sa newbie na to, sa mga newbie na kumakarerang ito is halos kulang pa sa mga experience. Kaya tingnan nyo, kung mapapansin nyo, maya't maya pinuputol yung grupo. Tapos nagkakahiyaan sa trangko. Nga pala dito sa part na to, na halos, kung napanood nyo yung part 1, ako is nasa grupo lang. Nakatutok lang ako lagi sa grupo is kasi doon sa part 1 hindi ko masyado na comment doon sa ano, kasi more on music lang tsaka yung sound ng ano doon sa kabila sa part 1. May mga part kasi doon 3 times ako halos muntik-muntik ka ng madamay sa ano, sa simplangan. Yung isa talaga halos kaya nahulog ako sa gutter. Yun ang naging cause ng pagka laglag ko sa second group. Kumbaga naputol din, tapos medyo natulog na rin ako sa ano, sa likod, kaya hindi ako nakasabi talaga sa first group. Kung mapapansin yung naka-orange sa kanan ko is yan yung kumbaga Team Kanlubang nakasama ko, ka-teammate ko sa Team Kanlubang. We'll be right back.
Bali nga pala, ang nagiging sitwasyon dito is, or nagiging very attentive ako sa mga, habang nasa group ako, yung mata ko napaka-alerto kasi hindi ko nga naging kabisado yung kalsada. Kaya kahit nasa likod ako, nagiging alerto ako, kaliwa kanan, harap likod, para yung dinadaanan, tapos yung dadaanan namin medyo malayo pa lang, tapos tinitingnan ko yung mga kilos ng talaga kasama ko sa grupo, kung ano yung mga kinikilos. At saka minsan may mga marunong naman sumenyas na may lubak or may mga obstruction sa daan, may mga marunong tumuro. Kaya yun, medyo nagiging kailangan pag gantong sitwasyon is alerto ka sa lahat ng oras. Umuto ka na lang, ha? Diyan ka na lang, umuto ka sa magtaraan mo. Kung narinig nyo yung sinabi ko na tutok na lang kami sa grupo, kasi baga ang grupo is nasa second group kami nakapuesto, mas marami na kami ka-teammate na nasa harapan, siguro mga anim sila doon na nasa first group. Kaya itong grupo na sinusundan namin, medyo malayo na rin naman to. Hindi na kami tumutulong sa pacing ng indalahan ng trangko nito. Kaya medyo mabagal na rin yung indalahan nito. Paminsan-minsan, tumutulin siya kasi pag tumututo kami sa road bike, mga naka-road bike na dumadaan or nagpa-pass by sa amin, may mga tumututok sa kanila. Kaya medyo tumutulin talaga. Minsan ang speed namin, pag kami-kami lang na MTB is 38-40, pag dumadaan yung road bike, is umaabot ng 42-43, minsan 45 pa nga. Tapos pag lumulusong kami, halos 50. Bali, ang maintaining pace nga pala namin dito is 35 sa patag. Tapos pag medyo lumulusong, nagpo-40 plus. Basta yung mga average namin is 37, ganun, 37 speed. Yung average namin dito sa kapatagan na to, sa winding na to. Yan, medyo dumami kami sa part na to kasi may mga inabot kami. Yung mga nanggaling sa first group. Tapos may mga dumidikit sa amin galing likod. Yan, tulad nun, road bike. Ibang kategory yun na pag sinundan namin yan, tulad yan, tumuli na naman kami, sinusundan namin yun, may sumusunod sa kanila, tapos susunod na rin kami para kumbaga mahigop kami ng grupo. Bali nga pala ako dito, hindi kumbaga totally hindi ako 100% na ready sa race na to kasi maraming panahon na hindi ako nakapag-insayo. Ang halos karamihan ang naging insayo ko is interval. Kulang na kulang sa long ride na kailangan na sa gantong karera na halos 40 plus kilometers ang race, tapos road race siya na 42 kilometers, tapos ahon pa yung last 7 or 6 kilometers na average ng ahon is nasa 6, 7, 8, ganun, 6, 7, 8 average gradient niya. Yan,
may mga obstruction, may mga construction, ano, yan ang minsan nakakatakot minsan sa, ano, lalo-lalo na pag napakarami nyo, tapos matulin, minsan hindi nagkakasinyasan. Kaya, minsan alerto dapat talaga eh. Alerto sa lahat ng oras pag ganitong karera eh. Papansin nyo, matulin talaga yung dala. Nakatutok pa rin kami yan sa road bike. Yan. Halos dumadapada pa kami dyan. Nagdadapa kami sa likod para lang makatutok. Kasi alam naman natin na ang road bike na mas matulin siya pagdating sa speed. Pero pag ensayado ka naman, pag may practice tayo, pag kahit matulin-tulin ang road bike, kaya na magtiisin, kayang tumutok ng MTB sa road bike. Kaya lang, may mga limitasyon. Hindi siya ganun katulad na as in kaya magtumutok na all the time. Kaya matumutok sa road bike. Hindi kakayanin na as in, lalo na kung may ensayo talaga yung naka-road bike na tututukan mo, is mahirapan tayo na matagal tumutok sa kanya or sa kanila. Bali nga pala yung MTB open na category namin is around siguro mga 60 kami lumaro dito. 16 mga MTB riders. Tapos may mga iba pang category siya, maraming category eh. Sa balin yung race na to, Valentine race, marami siyang category na sumunod sa amin, pero inabot kami kasi nga mountain bike tapos road bike. Syempre maabutan ng road bike ang MTB. Kahit gano'ng katulin ng MTB, mas matulin pa rin. Yun, kung napansin nyo, yung kanina, umiwas siya sa lubak. Na, which is delikado. MTB siya, pero umiwas siya sa lubak. Pwede naman niya sagasaan yun, hindi basta siya mapaplat. Buti na lang, medyo alerto din yung nasa tabi niya. Naka road bike pa. Dito sa ano naman natin, kung papansin nyo pa rin, ang nasa likod lang ako, nasa dulo lang, nag-o-observe, pagkasabit-sabit lang. Hindi ko kaya kasi pumunta sa harap. Kaya lang, hindi ko kakayanin tumagal. Kasi mahaba pa yung karera. Nasabi ko nga na kukunti yung ensayo natin ng long ride. Kaya hindi ko kaya sumabay ng trangko na matagal sa harap. Hanggang kaya lang natin is tutok lang. Minsan nga tutok yun, nahihirapan pa ako. Kaya kung mga tips at advice lang, konting tips at advice lang din, na kung sasali tayo sa mga gantong karera, semi road race, mga 40-50 kilometers, tapos ahon sa last 10 kilometers ahonin, pwedeng kung sakali mag-iinsayo tayo ng mahaba, at least 2 months before the race, tapos proper training program, magandang program para sa karera. Kung may mga coach kayong kilala, pwede kayong humingi ng mga program. Tapos kung may mga kaibigan kayong marunong or
may alam sa program sa YouTube, ganun din pwede kayong tumitingin, manood para maging maging okay yung race natin or may mas magandang resulta. Kung napansin nyo kanina, may sumubo akong ba kumain ako noon kasi hindi ko na inaantay na makaramdam ng gutom. Kasi pag hinintay pa nating magutom, pwede tayong mas masamang maging epekto sa katawan natin. Imbis na makaka-recover ka na mabilis, baka lalo kang malaspag. Pinaka-the best na sa mga ganitong pagkain na karera, sa mga ganitong karera, ang mga magandang pagkain natin is yung pwedeng chocolate, kung may mga kaya nyo naman bumili ng meat bar, mga ganun, mga gel, yan, para mas mabilis maka-recover yung katawan natin. O kung wala, pwede ka naman mag-ano, gawa ng sarili na, halimbawa, oatmeal, tapos oatmeal, i-steam mo siya, gawin mo siyang, lagyan mo siya ng yung oatmeal, lagyan mo ng chocolate, tapos parang gawin mo siyang hot cake na yun, makita kasi nyo, napansin nyo oatmeal yan eh, ginawa ko siyang hot cake, ginawa ko siyang parang puto, in-steam ko siya, nilagyan kong tubig, tapos nilagyan kong harina, yun, naging instant baon na siya. Dalawang mga ano siya, dalawang sinak ng puto, parang medyo okay naman siya, naging epekto sa akin, hindi ako ginutong pagdating sa akin. Isa lang yung binaon ko, yung isa kinain ko nung nag-warm up ako. Yan, mapapansin nyo, may mga road bike na sumasabay sa amin. May mga nakakasabay tayong road bike. Kung mapapansin nyo dito is halos ano, siguro mga last 5 kilometers aahon na kami dito. Kaya yung napansin nyo kanina pa na yung kain ko, natanong ko rin yung kaibigan natin dito yung karampi natin kung may bagong pagkain. Ang sabi niya wala, kaya hindi ko naman siya mabigyan kasi baka hindi niya makap or magdumi siya dun sa ginawa ko pagkain. Kaya kasi minsan nagkukos din siya ng baka masira ang tiyan ng kakain. Baga ang pagkain, mga nutritious food na kakainin natin minsan, or mga pagkain pang athlete, minsan tinitraining din sa tiyan eh. Kasi pag nabigla yung tiyan mo, hindi mo na practice. May mga instant na ganyan eh. May mga nangyayaring ganyan sa mga karera. Kaya minsan, try nating i-practice din yung tiyan natin sa mga pagkain na mga kakainin natin or babauinin natin sa mga karera. Para hindi magkaroon tayo ng konting mga abiryang ganun. Mga hindi inaasahan na pangyayaring gano'n. Ito, medyo umbok to eh. Ito yung huling dalawang umbok na aahunin. Maiksi lang siya pero maramdam na kasi sa sobrang baga sa laspag natin, sa haba na ng karera ng dinaanan natin, sa hirap na ng dinaanan, yun, medyo kumbaga ramdam mo na lahat ng hirap at pagod, kaya tapos aahong ka pa ng ganun,
yun. Hanggang ngayon, makapansin nyo, ano yung tutok ko pa rin, tutok. Baka maging boy tutok na tayo yan. Hindi, wala lang talaga tayo masyadong insayo, kaya tutok na lang tayo. Yan, yan. Lusong tayo, tapos mayroon pang isa. Magkakaroon pa tayo ng isang semi-ahon dyan. May mga inabutan na tayo dito na nanggaling sa first group ng MTB. Na medyo mga laspag na. Na tinamaan na. Dito may dadaanan tayo kakampi namin. Sinabihan ako ng kakampi ko dito, yung naka-orange na yan sa kanan. Yan, papansin nyo dito. Mga dinadaanan tayo. Mga nanggaling sa first group. Yan, yung dalawang naka-blue, basta parang patig yung uniform na yun, yan, nakakampi namin yan. Ibang suot na jersey nila eh. Bumakla sila sa first group. Tapos meron dito isa kami madadaanan din yung kakampi namin na naplat galing sa first group. Yung batang yon is insayado. Kaya nung nakita ko, napansin ko yung reaction talaga ng mukha niya is hindi maipinta sa sobrang panghinayang. Tapos tumigil na rin yung tatlong ka-teammate natin dyan para alalayan siya o tulungan siya. Para tulungan siya sa pag-ano ng naplat na gulong. Yun, napansin nyo sa kanan. Yun. Yung kasama ko, nagpaalam na rin sa akin. Kumbaga nagsabi siya sa akin na yun, tsaka yung isang naka-blue, sinabi nila sa akin na atras sila, tulungan nila yung kakampi namin, isa. Nagsabi rin ako, natutuloy na ako kasi sayang din naman ba. Ang nasa isip ko niyan is baka may maplat pa dun sa ibang ka-team namin na pwede kong ma-assist pag naplat. Kasi may mga instant na ganun eh. Tulad na, halimbawa, dapat no, kung sa akin lang, pwedeng tumigil yung dalawa. Kasi magpaparkada sila, kumbaga, talagang nagtutulungan. Tutulungan sila. Kaya, tumigil na rin. Pero kung sakali, yung dalawa lang sana tumigil para kung maghahabol ulit sa grupo, pwede silang makabalik sa grupo, pagtulungan, makapagtrangkuhan. Tapos ako tsaka yung isa kong kasama naka-orange, kung halimbawa magtuloy-tuloy kami ng group, ng yung grupo, tapos may madaanan kami ulit na isang ka-team na pwedeng magka-abirya, pwede pa namin matulungan kung ma-plot or kung ano mang mangyari, magkaroon ng mechanical problem. Papansin nyo dito, may mga napakarami pa rin, napakahaba ng construction, mga road construction. Isa sa mga naging cause ng pagkaantala ng speed namin. Yan, sobrang traffic na kami dito. Imbis na, kumbaga,
marami talagang mga tropa natin, mga nakamotor, mga tricycle. Kumbaga, hindi man lang nila na-appreciate yung mga karerang ganito na hindi naman totally araw-araw na nakaka-disturb sa paghahanap buhay nila or paglalakbay nila. Sana man lang napagbigyan tayo, no? Pagbigyan nila yung mga karerang ganito na pwede naman magbigay aliw sa mga tulad nilang tao or kahit walang kumbaga wala silang hilig sa mga ganitong event, pwede naman sana silang magbigay or magano tulad nung nadaan natin tricycle na yun. Baga ayaw niyang magpadaan eh, wala siyang pakialam halos eh nung nakita namin, nung madadaanan na sana namin, nakita na kasi na namin yung grupo niyan eh. Kumbaga nung hinabol na namin yung grupo, na-traffic din sila, tapos hinabot na namin, aabuti na sana namin. Yun. So, ito, halos mga 2 kilometro na lang. Mga 2 kilometers na lang yung bago umahon sa part na to. Yan, paglusong namin dyan, pagdating doon sa kanto, kaliwa, pag diniretso, is labas niyang PAMI. Yan, kaliwa kami dito. Paglabas namin uli doon sa kanto, mga last 700 meters or 500 meters. More or less 1 kilometer na lang yung paglabas namin sa kaliwa, pagkaliwa namin. Sa part na to, naririnig ko yung wang-wang dito. It means may mga road dumarating na naman mga cyclists na ibang category. Road bike yung dadaan sa tagiliran namin. Road bike na hindi ko maano kung anong category, basta 35 below, parang ganun, 35 below yung road bike. Kung mapapansin nyo, maya't maya yung inom ko, lagok lang ako ng lagok. Hindi ko siya totally iniinom na marami, as in marami. Parang ang pag-inom ko is lagok lang, tapos maya't maya lagok. Kumbaga, hindi naman sa ano, nagtitipid din tayo kasi wala tayong school. Yun, papansin nyo yun, yung naka-orange nyo yun. Yun ang breakaway sa ano, sa road bike na dadaan sa amin ng category ng road bike. Yun, yung naghahabol naman, solo second group din. Mamaya mapapansin nyo yan, dami sa kaliwa namin banda, napakarami nilang dadaan. Buti nga matulin din magdala ng mga trangko tong kasama ko sa road bike, sa MTB, kaya medyo napapaano na rin tayo, so sulit na rin yung pagsunod natin. Yan, papansin nyo sa kaliwa, puro road bike, sunod-sunod na yan. Copper Gold, may 7-Eleven, yan yung ano, each category. May Francia, Matranquista, yan. Marami yan, siguro nasa 70 or 80 cyclists yung sa road bike na category yan. Yun, tapos ibang kategory ng MTB ulit yung dumaan na yun sa kaliwa namin. 29 below yata yun, 23 below.
Yan, pagpasok niya sa kaliwa, more or less 1 kilometer. Sobrang tuli niyan, pagdaan namin diyan. Yung nagkabuluhan na. Pasensya na kayo, wala pa akong ano. Kaya yung apps na ano kailangan sa para makita ang speedometer. Speedometer. Speed natin. Distance, saka yung map. Wala tayong ganun eh. Hindi compatible sa action camera yung karon. Napansin nyo sa kaliwa namin, sobrang tuli nila mga dumadaan sa amin. Yan, papansin nyo sa bundok na harapan namin, yan yung ahahuni namin. Wala nang isang kilometro yan bago ahuni namin. Yung ahuni namin is more or less 7 kilometers. Hindi siya umabot ng tuktok eh. Less than yung mga 1 kilometer para tumuktok. Doon ang finish niya. Meron doon landmark na puno, isang malaking puno. Yun ang magiging indication ng finish line. Papansin nyo mamaya kung anong itsura ng finish line dyan. Grabe, masyashock talaga kayo kung anong itsura ng finish line. So, o nga pala, yung mga bago pa lang kayo dito sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe mga tropa. Pakiclick niyo na rin yung bell para sa mga susunod nating video, update kayo. Tapos, kung magustuhan niyo, pakilike na rin. Pakishare niyo na rin mga tropa natin dyan. Maraming salamat. Mag-i-stop na ako ng commentary dito sa part na to kasi para ma-enjoy nyo yung ano. Tapos bandang huli mayroon rin akong video na malapit na sa finish line. So yun, hanggang dito na lang ako muna. Ride safe sa lahat. Stay safe. Stay strong. God bless. Peace.
grills pag na. Oh, pre. Muntik na rin ako. Templang. Tayo nyo, ang daming drama. Ako, first 20 kilometer. 15. Paklasang sa grupo. Tapos, tapos sa grupo, second group. Nuntik na kami dumikit sa first group kasi nagkaroon ng traffic yung unahan. Nagkaroon ng mga ginagawang daan. Tapos pagdating namin sa ginagawang daan, kami naman na traffic. Yun ang nagiging drama ng karera namin sa MTB. So ngayon, mamasyal na lang ako. Ang na-travel ko is 43. Plus 2 kasi yun, nag-warm up ako 2 kilometers. Tapos nasa 41 pa lang. Puro mga last 1 kilometer or 2 kilometer na lang ako. Oh, I'm going to go.